Andito tayo ngayon sa New Clark City, Bamban. So nasa Bamban tayo mga kalagalag ngayon. So ito yung kalsada ngayon na ginagawa diyan sa New Clark, dito sa New Clark City. So ito yung patagus ngayon na diretso dun sa Bamban. So yung Bamban mga kalagalag, hanggang dito Bamban na ito. Then sa gawi diyan nakita natin na lupa na binubungkal. Yan ay siguro huling bundok na yan, yung patawid na yan dun sa papunta na sa Clark. At yung sa Clark mga kalagalag, dyan sa Mabalakat, nandyan na yung bridge na tapos na, ready na siya. So pwede na siyang daanan. Kaya lang yung kalsada na ito, yung sa Bamban, ay hindi pa natatapos. Kaya patuloy pa rin yung construction. Kita natin sa may gawi dun mga kalagalag sa bundok, patuloy pa rin silang gumagawa ron, no? Ayan. So ito yung kalsada ngayon dito mga kalagalag na natapos na. Ayan. So dati hindi tayo umabot dito, hanggang dun lang tayo sa kabilang bundok. Ngayon natapos na nila hanggang dito na. Ayan, no? So patuloy pa rin yung may gumagawa, oh. Patuloy pa rin silang nagko-construction at nagpapaganda ng kalsada. Ayan. So ito ngayon yung Bamban mga kalagalag. Ayan. At kita natin doon may gumagawa rin sa kabilang bundok na yung mga kalagalag, oh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mag-iikot at mamamasyal. At update natin mga kalagalag itong New Clark City. At may nagsabi sa atin mga kalagalag o may nag-comment doon sa ating previous vlog na partially passable daw itong New Clark City hanggang Bamban. So yun yung ating aalamin ngayon. Pero yung ating kukunin na update mga kalagalag, dito tayo magsisimula sa Tibagan, sa Tibagan, Tarlac City. Kasi dito sa may Tibagan mga kalagalag, dito sa may Balanti pala, Barangay Balanti, Tarlac City, mayroong ginagawang kalsada rin dito na tatagos dyan sa New Clark City. Na magandang kalsada rin ito mga kalagalag. Na-i-vlog na natin ito nung nakaraan, kaya lang titignan natin yung update kung hanggang saan na yung natatapos nila. Kasi hindi pa siya na idugtong doon sa Cuangco Highway o Cuangco Road. Na itong Cuangco Road, ito yung tatagos papunta naman sa Monasterio de Tarlac o papunta ng bayan ng San Jose. At dyan siya dudugtong. At yun ang aalamin natin kung nakadugtong na ba siya doon. Kasi nung last time na pumunta tayo ay hindi pa, pero malapit na siyang matapos. Kaya ito yung ating i-update ngayon mga kalagalag, para kung sakasakali itong New Clark City at saka Tarlac City ay magdudugtong din yan, na hindi na tayo kailangan dumaan ng MacArthur Highway. Kaya patuloy lang kayong sumama mga kalagalag sa aking pag-update sa mga kalsada sa araw na ito. At patuloy tayong maglagalag muna ngayon mga kalagalag habang hindi pa dumarating ang bagyo at habang mainit pa ang panahon at may pagkakataon pa tayong lumabas at magala. Kaya samahan nyo lang ako mga kalagalag hanggang sa huli. Let's go! Barangay Tibag na tayo. Barangay Tibag, Tarlac City. Yan, isa rin sa maunlad na barangay ito mga kalagalag, itong Barangay Tibag. Akala mo bayan na rin itong Tibag. Kompleto rin sa bilihin dito, kaya yung mga taga-Tibag hindi na kailangan pumunta doon sa sentro ng Tarlac City, dahil lahat ng pangangailangan nila nandito na. Mula sa pagkain, mga damit, sa mga sapatos, mga pyesa ng sasakyan. So andito na lahat mga kalagalag. Mga ulam, yan, bigas, kompleto. Kaya parang bayan na rin ito, itong Barangay Tibag. Napaka-unlad na barangay ito. At
paliko tayo dito mga kalagalag, pakaliwa tayo. Papunta tayo sa Barangay Tibagan. Then kakaliwa ulit tayo, papunta tayo ng Barangay Balanti. Ayan. Ayan mga kalagalag, ito na yung Barangay Tibagan. Ayan. Ayan, so paliko na tayo dito mga kalagalag. Pakaliwa tayo, papunta tayo ng Barangay Balanti. Ayan. So ito yung papuntang Barangay Balanti mga kalagalag. Ayan, Balanti. Ayan, ito yung patagos din sa tapas na rin ito mga kalagalag. At matutumbok natin yung ginagawang kalsada dyan na patagos din sa New Clark City. At talagang napakalapad din yung kalsada dyan mga kalagalag. O, ginaya dun sa kalsada sa loob ng New Clark City. So parang na, dumaan ka dyan, parang nasa loob ka na rin ng New Clark City pag napadaan ka dyan sa kalsada na yan. At talagang napakaganda. At yun yung ating i-update ngayon. At tatagos tayo hanggang sa New Clark City. Titignan natin yung mga kalsada dyan, kung hanggang saan na yung natapos. At hanggang Bamban tayo mga kalagalag. Titignan natin yung Bamban kung inopen na ba. Ayan, maputik lang. Ayan, so hindi lang na ayos pa yung kalsada dito mga kalagalag. Pero alam ko may plano na rin dito na aayusin ito. So baka nag-antay lang ng budget. Ayan. So pagka nagawa na ito, ay maganda na. Baka mapalapad din ito. Kasi ito yung tatagusan dito mga kalagalag eh. Maliban lang kung gagawa sila ng panibagong daan na idudugtong dyan sa kalsada na ginawa nila. Pero kung wala, baka ito na, baka palalaparin lang doon nila. Kaya lang maraming mga bahay na masasagasaan. Kung gawing apat na lane din ito. So ito yung kalsada na ito mga kalagalag, na apat na lane. Na ito yung tatagos din sa New Clark City. So kumpleto ito, may apat na lane. Then sa gilid dyan mga kalagalag, mayroon siyang bike lane at saka pedestrian na pwedeng mag-jogging. Ayan, sa gilid na yan. So bawat kabilaan yan mga kalagalag, may bike lane at saka pedestrian na pwedeng mag-jogging. At kita nyo naman, talagang napakaganda ang kalsada na ito. So bagong bago pa ito mga kalagalag. At maganda siya, mayroon siyang mga plan box. Mayroon siya sa gilid, mayroon sa gitna. So dalawa, bali tatlong plan box ito. Dalawa sa bawat gilid at isa sa gitna. At kita nyo naman, pagka nalagyan ng pananim yan, ay talagang napakaganda ang lugar na ito. Oh, kita nyo naman, talagang napakaganda yung kalsada na ito. Akala mo expressway din, no? Oh. At diretso ito mga kalagalag, tatagos ito o magdudugtong ito sa New Clark City mismo. Kaya lang ang matutumbok dito, ito yung Kuangco Road. Na yung Kuangco Road ay yun yung papunta doon sa papunta sa Monasterio de Tarlac or papunta ng San Jose. At papunta ng Capas. At pwede rin papunta ng Monasterio. Kaya doon ito idudugtong. O kita nyo yung gilid yan mga kalagalag, kulay pula din. Yung kulay pula na yan, yung hindi, kung bike lane yan or yung pang jagwalk o pang tao na nagja-jogging dyan. Ayan. Nung dumaan tayo noon, oh, alos dito itong mga plan box ang ginagawa nila nung araw nung dumaan tayo dito noon. Pero ngayon tapos na lahat yung plan box. Hindi ko lang alam kung naidugtong na itong kalsada, yung putol na kalsada na dinaanan natin noon. At yun ang ating alamin ngayon. Yan, so masarap mag-practice dito mag-drive mga kalagalag, oh. So wala kang masagasaan dito at wala namang katao-tao pa. At bihira pa ang dumadaan sa lugar na ito.
Kaya kung tiga rito kayo sa Tarlac City, kung kayo ay gustong pumunta ng Capas Tarlac, so hindi nyo na kailangan dumaan ng MacArthur Highway. At napaka-traffic dyan sa, lalo na dito sa May San Miguel, ay talagang napaka-traffic dyan, lalo na sa umaga. Pero pag dito kayo dumaan, tuloy-tuloy ang biyahe ninyo. At malapit lang. Dahil pag labas dito, andyan na yung Capas na yan. Yan ay sakop na ng hindi ko alam kung Santo Cristo ang nasasakupan na barangay dyan. Sa paglabas natin dito sa Cuangco Road, ang pinakamalapit dyan is yung Navy Village. Ay, andito na pala sila. Oh, mahaba na yung nagawa nila. Andito na sila, oh. Ito na yung tinitira pala nila. Ayan na. So, tuloy-tuloy yung construction pa rin, mga kalaglag, dito. Oh, kita nyo naman. Dati nung dumaan tayo, wala pa yan. Wala pa ito nung dumaan tayo noon. At ito yung update ngayon dito. So, ulitin ko lang, mga kalaglag, ha, itong kalsada na ito, tatagos ito sa New Clark City. So, ito rin yung magkukonekta papunta sa New Clark City. At New Clark City papunta sa Tarlac City. So, ito na yung magiging daan. Kaya lang, sa gawing Balanti, hindi ko alam kung saan nila ilulusot yon, sa Barangay Balanti. Kung dadaan ba mismo sa yung rough road na dinaanan natin, yung bako-bako na kalsada, or gagawa sila ng panibagong daan. So, yun pang hindi natin alam na plano. Kasi naputol doon hanggang sa tulay lang yung kalsada doon. At hindi pa natin alam yung karugtong kung hanggang saan. Kaya patuloy lang tayong sumubaybay, mga kalagalag. At patuloy tayong magbibigay update sa mga construction dito sa ginagawang kalsada. At para malaman natin kung saan tayo pwede dumaan, yung mga kalsada na pwede nating daanan. Ayan, so dito putol. Putol pa rin ito, mga kalagalag. At sa gawing dulo dyan, mga kalagalag, mayroon ding ibang kontraktor dyan. Hindi ko alam kung parehas na kontraktor yan o magkaiba, pero may ibang gumagawa din dito. Yan, so itong tulay na lang ang ginagawa nila. Oo, gagawan pa siguro ng tulay pala. Ayan. Yan, so dito, mga kalagalag, apat na lane uli. Ayan, so iba yung gumagawa kasi dito, pero hindi ko alam kung isang kontraktor lang ito. Pero iba yung, may gumagawa rin dito na ibang manggagawa. Pero wala sila ngayon, ah. Ayan, ito na yung highway dito, mga kalagalag. Ito na yung Cuangco Road. Ayan, oh. So, marami nang dumadaan dito. Ayan, kita nyo naman itong kalsada na ito. Talagang napakaganda ito. Oh. So, ito yung papunta na ng monasteryo, mga kalagalag. Ito, papuntang monasteryo yan. At ito yung papunta ng Capas o New Clark City. Ayan. Ayan. So, dito tayo. Papunta tayo ng New Clark City, mga kalagalag. Ayan. Nakita nyo naman, talagang napakaganda ang kalsada na ito, oh. Ang lusot natin dito, mga kalagalag, dito na sa Navy Village. Nandito na tayo ngayon, mga kalagalag, sa Navy Village. At so, malaki rin itong Navy Village na ito, mga kalagalag. Maluwang din ito. At pagka na tumbok nyo na ito, tuloy-tuloy lang, huwag kayong lumiko. Sundan nyo lang itong kalsada. Ito yung pinaka main na road. Ito yung pakaliwa natin, yan yung papuntang Capas. Yan. Ito yung pakana natin, papunta tayo ng New Clark City. So malapit lang dito, pagka nandyan na kayo sa kanto, so malapit lang yung papasok sa New Clark City. At yun yung ating update ngayon. Papasok na New Clark City. Ayan. So tuloy-tuloy lang ito. Napakaluwang nitong New Clark City, mga kalagalag. Ito, may mga bago nang ginagawa dito, oh. May mga building nang ginagawa. Yun yung mga pagbabago ngayon dito.
na nakita natin. Ayun, no? Oh, ito, tapos na rin itong kalsada na ito. So, subukan natin dito mga kalagalag. At sabi nila, pwede na pumunta hanggang Bamban. At tignan natin, baka sakaling open ito. Kasi close ito nung nagpunta tayo. Pero nakadaan na tayo dito nung nakaraan. Tignan mo, mayroon na silang mga landscaping dito mga kalagalag. Ayan, no? Pinapaganda na nila. At may mga street light na dito na solar. Ayan, kita nyo naman, no? Talagang napakaganda ang lugar na ito. Talagang dinevelop nila ng gusto, pati yung mga landscaping, talagang napakaganda. Lalo na yung pagkatumaas itong mga punong kahoy na tinanim nila mga kalagalag. At ito yung magbibigay lilim sa lugar na ito. At ito yung magbibigay ganda pagka lumago na yung mga punong kahoy na yan. So ito, itong ginagawa nila na kalsada na ito mga kalagalag, ito na yung tatagos doon sa Bamban hanggang sa Clark, Pampanga. Ayan, so ang gagawin lang naman nila mga kalagalag, ay, makasirado. Ayan o, may bantay. Baka hindi tayo makakalusot mga kalagalag. Pero ito hanggang Bamban ito mga kalagalag. Kailang sirado ata o, may bantay dito. Hindi ko lang kung makakalusot tayo mga kalagalag. Ayan, pero subukan lang natin. May bantay na dito. Ah, pwede. So, hindi naman tayo hinarang. So, ito yung papunta sa Bamban mga kalagalag. Yan, so pabanban. Ang kuwan natin dyan mga kalagalag ngayon, itong Bamban hanggang patawid sa Pampanga, ito na yung magdudugtong dyan, itong bridge na ito, itong Sakobia Bridge. Nang karaan mga kalagalag na vlog natin, umabot na tayo sa gawi dito. Pero hindi pa ganito kaganda nung nagpunta tayo. Pero ngayon, kita nyo, talagang napakaganda ng mga kalagalag. Ayan o. Ito yung nagustuhan ko rito, yung paglalatag nila ng mga bato dito sa gilid mga kalagalag ng bundok. Maganda yung pagkahugis niya eh. Ayan o. Napakaganda. Kaya ito yung nagbibigay beauty dito sa lugar na ito mga kalagalag eh. Itong pag-aayos nila dito sa bundok. Yung pag-aplat nila sa bundok na yan o. Maganda yung pagka-shape niya eh. Ang lugar na ito mga kalagalag, Bamban na ito. Ito yung Bamban Tarlac. Sakop na ito ng Bamban. Ngayon, titignan natin kung hanggang saan na natapos. Kasi yung nahinto dyan mga kalagalag, dito sa may ginagawang flyover sa may Bamban. May flyover kasi silang ginagawa dyan, pero hindi pa natatapos yun. Ayan, so naabot na natin ito nung nagpunta tayo mga kalagalag nung nakaraan. Ang lugar na ito ginagawa pa lang. Pero ngayon kita nyo naman napakaganda na. Ito tinitibag pa lang ito noon eh, yung bundok na ito nung unang pasyal natin, tinitibag pa lang ito, pero ngayon no, natapos na. So napakaganda na yung pagkayari na naman dito sa gilid ng bundok ko. Maganda yung pagkaplat nila. Ah, mahaba-haba na pala. Ayun ko. So, kaunting-kaunti na lang pala mga kalagalag ang hindi natatapos. Kasi yung bundok na nakikita natin, yung may tibag doon mga kalagalag, pagbaba dyan, yan na yung bridge na mag-uugnay. May bridge kasi dyan na magdudugtong dito sa Bamban at saka Pampanga. Parang siya na yan yung bundok na yan na tinitibag eh. At lapitan pa lang natin konti. Titignan natin kung hanggang saan na talaga ito. Ito, yung Bamban na ito mga kalagalag o yung dito o.
Itong kalsada na ito, titignan natin kung saan ang tagus niyan. Itong kalsada na ito. Mamaya pagbalik natin, titignan natin kung makakalusot tayo diyan. Ayan, napakaganda ang lugar na ito mga kalagalag. Ay, tama yung sabi nung subscriber natin na baka may kuwan na dito hanggang Bamban. Ito, Bamban naman na ito eh. So hanggang dito na lang tayo mga kalagalag. Yan, titignan lang natin dito sa dulo. Iba pa ito mga kalagalag na yung nakikita pa natin na bridge ay na tawag dito yung nakikita natin na tinitibag, iba pa pala yan, iba pa. So dito pa rin pala yan. Ah, hanggang dito na lang ito mga kalagalag. So sa lugar dito hindi pa tapos. Ayan, kita naman natin no? Kasalukuyan pa lang binubungkal nila yung lupa dyan at inaayos. So hanggang dito lang, hanggang dito lang ito ang kalsada na ito. Ay, may tulay. So kailangan gumawa ata ng tulay o tatambakan lang 'yan. Hindi, tatambakan lang yata 'yan siguro. O gagawa ng tulay kasi may kwan doon mga kalagalag oh. Parang poste ng tulay, baka gagawan nga ito ng tulay. O baka tagusan ito. Baka gagawa ng tulay. Ayan. So hanggang dito na lang mga kalagalag itong kalsada na ginagawa rito. So hindi pa natatapos. Patapos na ito. Kaunting panahon na lang ito, magiging open na ito sa publiko. Itong New Clark City na kalsada. Ayan, kita mo, talagang napakaganda ang lugar dito mga kalagalag. At titignan natin yung kalsada dyan ngayon. Yung patagos dyan, yung nakita natin kalsada. Titignan natin kung saan ang tagos ng kalsada na yan. Kaya ito yung kalsada na yun mga kalagalag na daanan natin. Titignan natin kung saan ang tagus nito. Ay, matarik-tarik din pala ito mga kalagalag oh. Oh, grabing tarik nito oh. Wow. So, napakagandang view dito mga kalagalag oh. 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 Wow, ganda. Buwan natin ang palipad ng drone.
Andito tayo ngayon sa New Clark City, Bamban. So nasa Bamban tayo mga kalagalag ngayon. So ito yung kalsada ngayon na ginagawa diyan sa New Clark, dito sa New Clark City. So ito yung patagus ngayon na diretso dun sa Bamban. So yung Bamban mga kalagalag, hanggang dito Bamban na ito. Then sa gawi diyan nakita natin na lupa na binubungkal. Yan ay siguro huling bundok na yan, yung patawid na yan dun sa papunta na sa Clark. At yung sa Clark mga kalagalag, diyan sa Mabalacat, nandiyan na yung bridge na tapos na, ready na siya. So pwede na siyang daanan. Kaya lang yung kalsada na ito, yung sa Bamban, ay hindi pa natatapos. Kaya patuloy pa rin yung construction. Kita natin sa may gawi dun mga kalagalag sa bundok, patuloy pa rin silang gumagawa ron, no? Ayan. So ito yung kalsada ngayon dito mga kalagalag na natapos na. Ayan. So dati hindi tayo umabot dito, hanggang dun lang tayo sa kabilang bundok. Ngayon natapos na nila hanggang dito na. Ayan, no? So patuloy pa rin yung may gumagawa, oh. Patuloy pa rin silang nagko-construction at nagpapaganda ng kalsada. Ayan. So ito ngayon yung Bamban mga kalagalag. Ayan. At kita natin doon, may gumagawa rin sa kabilang bundok na yung mga kalagalag, oh. May gumagawa rin doon. Ayan. So kita natin, talagang napakaganda yung pagkayari nila din sa bundok mga kalagalag, yung pagpatag nila, oh. At yung mga solar panel, ayan, malalaki, medyo malalaki yung nandito sa gitna, oh. Ayan. Kaya maliwanag na ito sa gabi kasi may ilaw na siya. Ayan. So pagka natapos ito, kunti na lang mga kalagalag, hanggang dyan lang ito yung kalsada, napuputol na dyan. Maring baka magagawa pa sila ng bridge sa gawi dyan kasi medyo malalim yung gawi dyan. Baka bagsakan ng tubig, kung kalsada ang gagawin nila dyan, baka masira lang. Kaya siguro gagawa sila ng bridge sa gawi dyan. So ayan, kita natin mga kalagalag, pagka balang araw ito, pagka nag-operate na, ay napakagandang daanan na ito. Kaya tama yung sabi ng subscriber natin mga kalagalag, partially open ito, pero hanggang dito lang. At may patawid dito papuntang Bamban mga kalagalag. Ito yung, baka ito yung sinabi. Baka ito yung sabi ng subscriber natin na ito yung daan dito na pwedeng tumagos ng Bamban. Ito yun mga kalagalag, ayan. So yung paikot na kalsada na yan ito. So yan, papunta ng Bamban ito. At dadaanan natin ito mga kalagalag kung saan banda sa Bamban ito lulusot. Kaya huwag kayong bibitin yung mga kalagalag. Samahan nyo na ako hanggang sa huli. At marami pa tayong maipapakitang magagandang tanawin sa lugar na ito. Ayan, so tumbukin lang natin itong daan na ito mga kalagalag. At ito yung patagos papunta sa bayan ng Bamban. So bayan mismo ng Bamban mga kalagalag ang tatagusan dito. Pero ang matutumbok natin dito is yung barangay Dakdak. At pagdating natin sa barangay Dakdak mga kalagalag, pwede tayong lumusot papunta doon sa Dungawan campsite. So may daan dyan paakyat at pwede tayong pumunta ron. Or pwede rin dito sa Batsyawan. Bago tayo dumating ng bayan ng Bamban, so may padaan dyan papuntang Batsyawan, paakyat naman yan doon. Kaya napakaganda rin pala ito. Kaya tama yung sabi ng subscriber natin na may tagusan dito papunta sa bayan ng Bamban. Kaya sinundan lang natin ang New Clark City na kalsada at dito nga tayo lumusot. At sundan din natin ito. Nung tinitingnan ko sa mapa ito ay talagang bayan ng Bamban tayo lulusot. Kaya napakaganda ito at may bagong daan naman tayong natuklasan na pwede nating daanan. Ayan, so ito na yung barangay Dakdak mga kalagalag na isa rin sa napakagandang barangay ito dito sa Bamban. Ayan, so napakalaking barangay din pala ito, itong barangay Dakdak. At pangalawang beses ko na narating ito mga kalagalag, itong barangay Dakdak, pangalawang beses na ngayon. At kumpleto rin ito sa mga bilihin dito. Mayroon silang mga baratilyo na paninda sa lugar na ito. Talagang napakaganda. At pagka narating nyo ito, kung hindi nyo pa nararating itong barangay Dakdak, pagka napupuntahan nyo ito mga kalagalag, eh, talagang napakaganda ang barangay na ito. Ito na tayo sa bayan ng Bamban mga kalagalag. Ito yung bayan ng Bamban. Nakakala mo nasa Makati tayo. Matataas ang building. Itong Bamban lang mga kalagalag, may ganito katataas na mga gusali na marami. Kahit Tarlac City mismo, walang ganyan karami na building na matataas. Dito lang sa Bamban yan makikita. Talagang snappy itong Bamban. Oh, napakaganda.
Talagang umuundad itong Bamban. Lalo na pagka nag-operate na yung New Clark City. Pagka tuloy-tuloy na ang pasok ng mga business dyan. Ako, lalong gaganda itong Bamban na ito. So yan mga kalagalag, ito yung update natin ngayon dito sa New Clark City. So hindi pa siya nakatagos hanggang Mabalakat, hanggang Bamban pa lang siya. At putol na yung kalsada na naabutan natin, at kailangan pang lagyan ng bridge para tumawid yung kalsada. Kaya hanggang pansamantala dito muna sa may Bamban. Halos tapat ito ng bayan ng Bamban mga kalagalag, yung dulo ng natapos nila ng kalsada sa New Clark City. At sa may gawi rin dito mga kalagalag, andito yung exit na papunta rito sa may bayan ng Bamban. Kaya pwedeng dumaan, galing tayo dun sa New Clark City at tatagos tayo dito sa bayan mismo ng Bamban. Kaya pwede kayong dumaan at mamasyal dito mga kalagalag. At muli, dito na natin tapusin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli, ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.